Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating collective love reading. Okay, wala tayong specific zodiac sign. So pwede ka makarelate, pwede rin namang hindi dito sa reading na ito. Kung makakarelate ka, hopefully mag-like ka, mag-subscribe sa ating channel. Ma-appreciate ka lahat ng likes, comment, and shares. Pero kung hindi ka makakarelate, okay lang yan. Maybe next time makuha naman natin yung energy mo. Again, this is a collective love reading. Okay. Sana makuha ko yung energy mo, no? Okay. Who is this person? Na iniisip mo ngayon, yun ang una natin kukunin, energy. Kung magbabanggit ako ng zodiac sign, energy lang yon. At hindi yung mismong zodiac sign na person mo. The Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. The person is the Strength card, Leo energy. Bottom of the deck is the Wheel. Maaring maraming nagbago sa inyo nitong person na ito. Maraming... By the way, nababother ako. I feel like you are naglilinis ng bahay while watching or may naglilinis malapit sa'yo. Yeah. This could be your energy. Or this could be your reading kung ikaw ito. Anyway, with the Queen of Wands, I feel like this is the person na maaaring... Pinapanood mo itong person na ito. You're still watching this person. And with the Strength card, maaring itong person na ito is someone na nakapagbigay sa'yo ng some sort of pagpapalakas ng loob. Okay, pwedeng itong taong to natulungan kanyang lumakas ang loob mo from something. And pwedeng natulungan kanya na pagbago kanya. And I can see someone here wearing a bangles or bracelet. This could be your reading. Yeah. Tell me more about the Strength card. Who is this person that you're dealing with? The Devil is here. Capricorn energy. Gusto ko nitong person na ito. Nasa isip ka niya. And I feel like may challenges sa inyong dalawa with the Knight of Swords. There is this challenge na maaaring kinahaharap ninyo ng person na ito. But anyway, nakakita ko dito ng person na pasugod but not yet clear kung sino ba itong pasugod sa inyo. Kasi sa nakikita natin dito, may taong pasugod dito sa connection ninyo. What's with the Knight of Swords? Yeah, to have this kind of, some kind of reconciliation, relationship, no? Pasugod talaga itong person na ito. We do have here the Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Possible na may ending of a situation na nangyari between the two of you nitong person na ito. Pero nakikita natin, ito, napasugod. Itong person na ito. But anyway, hindi ako magiging clear kung ikaw yon or yung person mo. Kasi pwedeng ikaw ito na nakakaisip na sumugod dito sa person na ito. Eh, hindi ako magiging clear sa part na yon. Alam mo yon. Pero kung hindi ikaw yon, possible na yung person mo iniisip na sumugod sa'yo. Okay? Kasi nag-end yung situation ninyo, but this person, teka lang, hindi ako papayag na mag-end na lang ng basta-basta. What's with the Queen of Wands? Yeah, this person really do admires you a lot with the Star here, Aquarius energy. Ina-admire kanya eh. In a way na pwedeng... wina-watch ka niya sa social media and ina-admire niya yung itsura mo, yung... I can see someone laughing, tumatawa.
the King of Cups is here. Mahal ka nung person mo, no? Sobrang love ka nitong person na ito. And kaya lang he or she is not doing anything right now. Wala pa siyang ginagawa ngayon. Pero in the near future, nakikita natin na susugod siya, gagawa ng movement. Gagawa ng movement. Yeah, wala siyang ginagawa. Hinahayaan ka lang niyang lumayo. With the Page of Cups. Una sa lahat, hindi naman talaga niya kasi alam ko anong gagawin niya. Okay? What is the situation? Ano ba yung situation yung dalawa ng person na ito? We do have here the Death card, yeah. Possible na may ending talaga na nangyari sa inyo. And with the Nine of Cups, I feel like for now, pwedeng ino-open mo yung sarili mo sa iba or sa opportunities with the Nine of Cups. That is your situation. And you're ending things with your person. Okay? Yeah, and your person is really not happy dito sa ending na ito. Hindi siya masaya sa paglayo na ginagawa mo with the Five of Pentacles. Sobra siyang nalulungkot, nasasaktan, and iniisip ka niya. May naamoy ako. I don't know if this is brown sugar. Hindi ako familiar kasi dito sa naamoy ko. But anyway, this could be a brown powder. Something to do with brown powder. Or basta matamis. This could be a reading. Hindi ako familiar sa naamoy ko. Ay, nasi-sense ko. This could be you, kung ikaw to, na may kinakaing something na may brown powder. The Page of Wands is here, Aries, Leo, Sagittarius energy. Gusto niya mag-message. The Page of Wands is all about message. You know, message. This is a messenger. Gusto niya mag-message. Gusto niya mag-risk. Kasi nalulungkot siya eh. Sobrang nalulungkot siya. Bakit siya malungkot? Yeah, because this person sees you as his or her soulmate with the High Priestess. Nararamdaman, alam mo, there are times na nararamdaman mo itong person na ito. Yung parang nandyan siya or yung memories na itong person na ito. Parang fresh. And ganun din siya sa'yo. Ganun din siya sa'yo. Kung ikaw ito na naaalala mo yung person mo and parang fresh yung memories nyo together, ganun din siya sa'yo. And with the Four of Cups, yeah, this is like your person. There are times na natutulala siya. There are times na may ginagawa siya or may iba naman yung ginagawa niya pero ikaw yung nasa isip niya. And you're moving on with the Six of Swords. This is your energy. You're moving on. Yeah. You want some kind of changes. Gusto mo ng pagbabago. And maaring part of this pagbabago ay yung mag-move on dito sa situation na ito. You don't want to think about this person with the Ace of Swords. Ayaw mo siyang isipin. Meron na tayo magagawa. There are times talaga na pumapasok siya sa isip mo. The Knight of Pentacles. This is your person. Hopefully, kailanganin mo ako. Parang nagwi-wish siya or gusto niya, sana kailanganin mo ako. Yeah, but there's this Three of Swords, possible a third party situation. Or, possible din naman na yung iba, kung walang third party situation, nasasaktan ka ngayon, you are really in pain. Tinatry mong hilumin yung puso mo sa sakit. And yung person mo gusto niya talaga makipag-reconcile. Gusto niya makipag-usap. Gusto niya magkaroon ng back and forth messages sa inyong dalawa. Or, pagbabalik. This person really miss you.
The Three of Pentacles is here. I feel like part of you gusto mo rin makausap itong person na ito. Pero gusto mo siyang tanggalin sa isip mo eh. With the Ace of Swords. Gemini, Libra, Aquarius energy. The Emperor is here. Followed by the... You're dealing with the... I feel like you're dealing with the twin flame. You're supposed to marry this person. Ito dapat yung person mo. Yeah. This is a twin flame connection, by the way, guys. With the Emperor and the Empress. See? And bottom of the deck is the Justice, Libra energy. Ito dapat yung person na para sa'yo. And you're supposed to marry this person. Nasa isip ka nitong person na ito. Tinatry mong magmatigas, tinatry niya rin magmatigas. Yeah. You're dealing with the twin flame. What will happen in the near future for the both of you? The Chariot is here. Three of Wands and Eight of Swords. What's with the Chariot? What's with the Chariot? I feel like yung person mo, gagawa siya ng some sort of movement. Pero parang, baliwala yung movement na gagawin niya para sa'yo. Mga maaaring i-turn down mo yung movement na yan. Kasi with the Nine of Pentacles, I feel like konti lang yung ibibigay mo. Or if this is a message, possible this is a message. Okay? Possible na konti lang yung message, yeah, awaited message. Pero possible na konti lang din yung ibigay mong message or yung reply mo pabalik sa kanya. So, hindi siya matutuwa dito with the Nine of Swords. Tell me more about the Nine of Swords, please, Spirit Guides. Yeah. With the Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. I feel like makikita niya yung halaga mo. Because of this. Makikita niya yung halaga mo. So that's it for now. Yeah. Or nakikita naman talaga niya ngayon na yung halaga mo. Kaya lang, your person is not good pagdating sa pakikipag-communicate, pagdating sa words, hindi siya magaling dyan. So that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.